Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa, bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright mga kaibigan, welcome once again sa inyong programa ang Radyo Mindanao Astig. Alas 5 po lamang mga kaibigan na tayo nagbe-broadcast sa studio ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dito na kami mga kaibigan, ang aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, at tayo napapakinggan hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Visayas at Luzon, kundi sa buong mundo. Dahil naka-broadcast tayo sa MindanaoExaminer.com. At tayo napapakinggan sa buong mundo ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Radyo Mindanao mga kaibigan, radyo na, dyaryo pa. Hello, hi, howdy, howdy. Mayong hapon kaninyong tanan magigsunan. Og niyan po da sa atong kinaham nga tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Og kami lang gihapon mga kaigsunan nang inaot nga naalang gihapon ta sa mayong panglawas, sa mayong panghunahuna, sa mayong pangisip o sa mayong kinabuhi. Ampingan jud nato kanunay ang atong lawas kay maulang na ang atong kapital kay lagi og dilemayo ang atong pagamping sa atong lawas. Hala, may kanay laging may kayong pagkamahal-mahal sa mga pamalitong karong panahuna. Mahalang tambal matun pa nila. But anyway, asa mo karong dapita, kami moingon nga welcome sa atong tulumanon og nalang gihapon kamo diha sa inyong mga tagsa-tagsa nga panimalay, sa inyong mga tugkaran na madiha dapit niya ng mga baybayon sa bukid man o asmang sa opisina ba o diha sa mga asmang dapit mga kaigsunan. Kami muhangyo kanin, mudapit kaninyo nga mayong hapon og welcome sa adon tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Alright, maraming salamat sa imo. Sammy Diza ang aming pinakamagandang lalaking announcer. Oh yeah. Pero mga kaibigan, bati mo natin sa Zamboanga City, muy buenas tardes mga bisinas. Welcome na di Bosotos programa El Radyo Mindanao. Kailang syempre tamang broadcast kita na Mindanao Examiner Regional Newspaper Studio na sa Zamboanga. At estudyado programa, mas grande yan mga bisinos, mas international yan El Di Anton Broadcast kay akikita na MindanaoExaminer.com. Hindi lang na sa Zamboanga, na Mindanao, Luzon, Visayas at pwede uwi sa programa kundi na entero mundo por causa na internet. Si Chene Bosotos access na internet. Si On Demand Mundo ay pwede Bosotos uwi El Di Amon Broadcast, El Di Aton Broadcast, El Radyo Mindanao Astig. Esa si Alasito, manhunto kita por un ora na mga diskusyon, noticias y otro pa. Sa Zamboanga, Sibugay, isang mainit na hapon mga kaibigan sa inyo dyan sa Zamboanga, Sibugay, gayon din sa Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. At syempre ang sa Basilan Province at sa Sulu. Gayun din sa Tawi-Tawi, isang mainit na hapon sa inyong lahat. Og kining atong tulumanon mga kaigsunan, madungog kini sa tibok kalibodan, bisag asa mong dapit basta nalay access sa internet mga kaigsunan. Ala, madungog kinyo ninyo kining atong tulumanon. Og international lagi, tibok kalibodan. Ha? Og medyo ang atong panahon na ay murag init-init gamay mga kaigsunan,
aban lagi madon ba sa ilahang manageable lagi ng atong panahon na karon. Pipila ka mga adlaw na ang usahay ang usaha ka probinsya wala ay ulan o gang uban po nga na ay ulan o lagi kineng atong programa ginadala kine ang atong bagong producer mga kagsunan kineng atong laging Mindanao Examiner regional newspaper o wala na dito sa Picas so niya sa studio karon sa Mindanao Examiner. Og mga kaigsunan, daghan kaayong mga balita, mga tahong atong sayran, ayo aron po ng atong mga kaparintihan, nga tigpaminaw, naapo sila'y kasayuran ba, kay lagi, kitahang lang kitantanan, masajod taon sa'y mga kalihukan, sa tibok kalibutan, labi na jod nga kanang mga OFWs diyan nga tigpaminaon sa tua, nga binisaya lagi, ang ginala masayod po ta, og unsay mga kalihukan din his Pilipinas, aron nga din na tayo sigutan, aron din na tayo istoryahan, sa uba pang mga silingan na ito diha, asig wala na matumong kaya lagi kining istorya, og daghang kayo mga magsangasanga na niya siya, o na pag-abot din dito sa pinag-dulo madod ba Tagalog nga lahi na lahi na ang sinulihan so din yun na nga mabati ninyo ang presko labas o tinood nga mga balita pinagi ng atong radio kining atong programa katong mga na-access sa internet mga kaigsunan. O dito lang mo sa MindanaoExaminer.com na madungog ng minin nyo. Radyo na? Diyaryo pa. Yes. Ano mga kaibigan, yung banner ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ngayon, ang tanong, martial law o revolutionary government? Yan ang banner ngayon ng ating pahayagan. At syempre, yung nasa front page pa, yung opinion piece ni Davao writer Jun Ledesma, ang title ng kanyang opinion ngayon, The Tale of Extrajudicial Killings. Wow! At sa iba pang headline story, North Cotabato Mayor absuelto sa kasong graft and corruption ba? Inabsuelto. Mga kaibigan ng Sandigan Bayan, si dating President Rojas Mayor Lucita Racines sa apat na kasong graft at malversation of funds. Ito ay ayon kay Attorney Vicente Anjano, ang legal counsel ni Racines. At sa panayam ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, sinabi nito na ang desisyon ay nilabas ng Sandigan Bayan kamakailan lamang na kung saan ay pinawalang sala ang dating punong ehekutibo sa paggamit nito ng kanyang intelligence fund. Ang kaso mga kaibigan ay isinampa noong pang 2010 ni na Jane Fondandayo, Elizabeth Hilado at Noel Mallorca na pawang mga opisyal noon ng pamahalaang lokal ayon kay Anjano. Magkano ba ginana ko? 1 million galing yung pondo. Anyway, sa iba pang balita mga kaibigan sa inside page, ban na tricycles, pedicabs sa lahat ng highways, aba. Pinagutos ng Department of the Interior and Local Government sa lahat ng mga city and municipal mayors ang pagbabawal sa mga pedicab at tricycles sa highway. Saan man lupalop ang bansa yan, basta highway, bawal ang tricycle at pedicab. Tignan natin. Sa Davao, bawal talaga yan. Pero sa Zamboanga, yan ang sasakyan nila. Naglipa na ang mga pedicabs, mga kaibigan, sa Zamboanga City Highway. Ganun din yung mga tricycle. Tignan natin kung ano ang gagawin dito ni Mayor Benkli Maco sa kautusan ng DILG. Sa iba pang balita, Senate ratifies expanded maternity leave law. Wow! So binibigyan na ng mahigit sa 100 araw ang mga babae, yung mga buntis ng anak sa kanilang dahil sa batas
sa panukalang expanded maternity leave ba? Dati, 100 ano pang matitira niya? Dati isang buwan lang yan, di ba? Oh, eh, kung maternity teacher ka, paano to? Pag nasa, paano matuturuan yung mga estudyante? Anyway, yung LTO mga kaibigan has ordered the intensification campaign versus manufacturer and use of fake documents. Nako, maraming gumagamit yan. Ay, mga falsipikado at kung ano-ano mga plaka. Sa inside page, ARMM celebrates 29th National Statistics Month. Troops, soldiers use IEDs as rebel disarmed traitor in Mindanao. Sa iba pang balita, Lanao still hotbed of pro-ISIS activities. Totoo yan. Limang members ng PIDEA ang na-ambush mga kaibigan at dalawa ang sugatan. Galing sila sa isang event na kung saan ay sumuko ang maraming mga drug users at pabalik na sana sila sa Marawi City nang sila'y tambangan sa bayan ng Kapay. Nako, tad-tad yung kanilang van mga kaibigan. Grabe, kaawa-awa naman. Hindi man lang nakariyang, nakaka-red color. Oo, pero ano yan, malalim yan. Hindi natin alam kung sinong tumira dyan. Mas likely, masabi ni PIDEA Chief si Aaron Aquino na mga drug syndicates to. Tinitignan nila ang involvement ng ilang mga politiko na nasa narcolis o nasa kasaan sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. At sa page 5, ARMM gets new ISO certification. Ba, congratulations sa ARM. At nakakuha na naman ng bagong ISO. Ito yung International Standard Organization. Nagpapakita kung gaano ka professional ang isang korporasyon, pamahalaan, LGU or whatever. At military wants stronger anti-terror law. Yan ang hinihingi ngayon. Itong si General Carlito Galvez, ang hepe ng Armed Forces of the Philippines. At kailangan daw yung mga suspected terrorists ay ma-detain ng hindi bababa sa 30 araw. Ngayon kasi mga kaibigan, tatlong araw lang yata, kailangan palayain mo na, otherwise makakasukan ka. So paano nga naman nila ma-interrogate yung mga terorista? Bakit naman kailangan niya pang interrogate ang terorista? Mga drug users ka, pinapatay, tinutokhang, patay ka agad. Tapos terorista, interrogate niya pa. Patay niya na kagad, di ba? Mas marami diba pinapatayan. Di ba walang amnesty pag sinasabi nilang terorista? No, wala. Kasi yung sa batas, pag ikaw ay kinulong at inakusahan na isang terorista, tapos mali pala ang akusasyon sa'yo, pwede kang pwede bang i-demanda yung pamahalaan at makakakuha ka ng malaking salapi bilang bayad o danyos sa pagkakakulong mo, mga kaibigan. At sa Cebu, ba? Philippines improved ranking in Global Tourism Index. At Joint China-Philippines Oil Gas Exploration Push. Ay, nako, paano yan? Sa South China Sea pa naman ito. Yung Pilipinas at yung bansang China ay mukhang nagpaplanong magkaroon ng joint exploration para makakuha ng mga gas, natural gas at langis dyan sa naturang lugar. Maraming bansa ang nag-aagaw-agaw dyan sa lugar na yan, pati Pilipinas. Pero yung China, since BFF ni Pangulong Duterte at tad-tad na ng mga Chinese investors ang Pilipinas, ano pinakamagandang gawin, di ba? Kailangan may joint exploration kaysa naman awayin, girahin mo yung China. Di naman tayo mananalo dyan. Tama itong si Pangulong Duterte. Mao. If you can't beat them, join them. Mao. Mao dyan, mga kaigsyonan. Balik na dito sa itong ngayon silang ginabaan kining mga tricycle nga sa mubiyahe niya ng highway. Magpagita rin sa mga highway, mga kaigsyonan. Pastilan. Waman ba ni Nontang magluloy po ng mga tricycle driver, no? Mahora man yung tao ng ilang kining panginabuhi. Pero unsa man kay maudyo na ang atong batas, order good na sa katasan, mga kakahitasan, mga kaigsyonan. So, ano na lang pong sundon, di ba? Mahora yung silang kining naghirap na nga, lalo ng pinahirapan, madun ba?
Pero unsao man kay lagi kay gamay mangun ng tricycle mo daga niya ng highway mga kiksunan unya na ay mga masalubong nilang mga truck pasti lang mga higanting salakyan niya. Sa Buanga, walang mga disipline mga drivers ilalim, mga nakamotorsiklo. Nagka-counterflow yan, yung mga jeep, yung mga tricycles. Ako mahilig mag-counterflow yan. Baka talagang ano yan, sagad sa buto ang kanilang kawalang hiyaan sa kalsada. Mao. Eh kung nasa Davao kayo, huli kayo, kahit walang, alam nyo mga kabigan sa Davao City, kahit walang traffic enforcers, pag lumabag kayo ng batas, kumaliwa kayo sa no left turn, kumanan kayo sa no right turn, aba, mahuhuli kayo dahil sa mga CCTV. Eh, sa Sambuanga, may CCTV ka. Hindi naman natin alam kung nagagamit pa ba to, may nagmamonitor ba. Wala eh. Tapos tamad pa yung mga taga-LTO, tamad pa yung mga yung mga naka-assign niya sakaling manghuli. Eh, wala na talaga. Talagang chaotic ang kalsada sa Sambuanga. Totoo yan mga kaibigan. Kahit sino makapagsabi niyan. Tinood ko na mga puro counterflow. Mao. Mao nga usahay kinilaging di na doon masisig din natong gobyerno nga nung istiktuhan man ang inana kaya gumigan bang sa walay disiplina ba ang mga motorista pong uban. Uban po na, dilitan na lang. Uban lang walay disiplina sa dalan. Sayod na nga silang dili pwedeng counterflow, dili pwedeng kining muagi ka sa one way, dili pwedeng muliko ka sa katong sa kaliko nga no left turn, mao do, di ba? Pero daghan lang gyapong mga motorista ang misupak pa sa pagkawalay disiplina ambot nga nung nakapasar man na ngano nagkuha man ng lisensya lagi naapay mga salakyan nga pastilan kusog mo buga ka na muragare ganukos. So mao ka nang inang ating dili na to ma kining masisipod ang atong gobyerno kay gumikan lagi niya na kay ni apo mga tricycle nga mo dagan diyan sa highway unya na ay mga salakyan nga pastilan kadako mga kasyon ay mga truck diha. O niya, mabangga ana. Pila rin ako naman, nakagamay ana, plus kakontra ka ng mga dako mga kiksunan. So, mao ka ng ginadilig na karon. Giyodiran na sa kahitasan nga dili na pwede mo biyahe ang mga tricycle. Diyan ni anang mga highway. Depende lang tingali o magamit ka mga pang pribado. Pero kung pampasayro gani mong gamito ni mo ka ng tricycle, di na dyan na siya pwede mga kiksunan. So mo ka ng kinahalan sa mga may buhay ito nato na naman ko na himo naman ang balaod na kinahalan kining balaod atong respetar di na lang itong paghahig ulo kay masikop nga rin madakpan nga rin dapat sa kanan patang kaso sa LTO so mas pahamay mayong makabayad ka galibulibo di ha masagpan da ay may maayong mantinan na lang ka diha sa barangay mag diyan na lang ka mamasahiro. Araw wa na problema. Bisag gamay lang yung tao ng income. Apan ginagbay gani. Pero basta magkakaon lang. Hindi na mo kuha ang patag ng dako nga atong ma-income kay lagim. Kadako ng income. Muhana ka mo. Gawas ka niya ng highway. Dasikupo man ka. Di wa na may mahimo. Ako. Eh ngayon, tataas na naman yung presyo ng gasolina. Mahigit na piso na naman. Itataas ang presyo ng gasolina at diesel. Abangan ninyo mga kaibigan, wala kayong magagawa dyan dahil patuloy na bumabagsak ang halaga ng piso. Anyway, sinabi ng Philippine Coast Guard, ito dapat talaga mag-ingat itong mga otoridad pag nasa barko. Oh. Alam nyo ba mga kaibigan, isang sea marshal ang pinagsasaksak ng isang pasahero ng barko, itong MV Ever Queen of Asia. Habang nag-inspeksyon itong membro, itong membro ng Coast Guard, ay bigla siyang inatake ng isang pasahero at napatay din ito ng mga responding sea marshals at nakilala ang sumaksak na si Juldi Mabud at hindi pa alam ang motibo nito mga kaibigan subalit yung sea marshal na sinaksak niya ng maraming beses ay nakilalang si SN2 Michael Laja
galing ang barko, mga kaibigan, sa Lugos, sa bayan ng Siasi, sa Sulu, at papunta sana sa Zamboanga. At nang maganap itong atake. Ngayon, mga kaibigan, ay nasa Brent Hospital itong si Ladya at nagre-recover. Hindi pa mabatid, mga kaibigan, kung paano na ipasok, na ipuslit itong si Mabud ang kanyang kutsilyo dyan sa pier. Tagtag naman ng mga sundalo at polisyon, pati Coast Guard, na ipasok pa rin. Paano kung may dalang bomba yan, di sumabog na yung barko? Yan ang sinasabi natin. Katulad ng nangyari dyan sa Lanao del Sur, yung mga members ng PIDEA, niratrat yung kanilang van, tagtag ng tama ng mga bala. Paano naman nakakapasok, nakatakas itong mga kriminal? Samantalang nasa martial law ang buong Mindanao, wala bang mga sundalo sa kalye? Diba? Kita nyo, kahit may martial law na, tuloy-tuloy pa rin ang patayan. Kahit may martial law na, tuloy-tuloy pa rin ang terorismo dyan sa isulan. Dalawang beses binomba yan. Diba? Lahat itong nagaganap under sa 6th Infantry Division. Ang tanong ko lang, hindi nakapag-retaliate, di ba? Convoy yan. Hindi, walang convoy. Meron daw silang kasamang isang civilian na sasakyan na may mga pulis na nag-offer na na sasabay sa kanila. At bago daw ma-ambush, nag-overtake yung sasakyan ng mga pulis na civilian at biglang nawala. Ilang minuto pa, according kay PIDEA Chief Aaron Aquino, ayun na. Pinaulan na ng bala, patay kagad yung apat at yung isa ay namatay habang ginagamot sa paggamutan. Dalawang iba pa ang sugatan at ngayon ay nagpapagaling. Isang PIDEA agent at isang non-uniform personnel ng Tagaloan Police Station dyan sa Lanao del Sur. Ano yun sila? Di ba galing sila sa... magli-lecture yada yun sila. Pero ito kasi yung PIDEA, malinis magtrabaho to. Pag nag-operate yan, wala silang pinapatay. Unless na nagkaroon ng labanan. Hindi katulad ng mga iba. Di ba? Yes. Malinis ang PIDEA. Dito sa Cebu nga, ilaman tong gikuan, magani na ayos at babae nga survivor, mga kagsunan nga, gipick up man daw sila. Pero kining balik ta dito sa katong mga PIDEA nga giambos in tao, no? Murag nag-lecture man daw to sila sa mga unsa ni katong mga drug addict dito nga na-rehabilitate na ba mga gisunan. So, ang sa tuwa lang dito nga kanang lugar dahadapit nga lugar nga medyo lagi kanang probinsya nga naadaghan kayong na IBFF diha, na ay mga MILF diha, na ay mga tao nga murag dalag mga pusil o mga rebelde nga nangyalang lugara. Pagani mga inspired ISIS mga kagsunan na nangyalang lugara. Pero ang sa tuwa lang, waan taon silang... ISIS? Kahapon lang, nagkaroon ng bakbakan eh. Imagine mga kaibigan, nagkaroon ng labanan ng mga members ng 40th Infantry Battalion laban sa mga BIFF o yung bangsa More Islamic Freedom Fighters. Alam nyo ba kung saan? Doon, sa barangay Tucanalipaw, sa bayan ng Mama Sapano, sa magulong lalawigan ng Maguindanao. Aba, ay ang Tucanalipaw, stronghold ng BIFF at MILF yan. More Islamic Liberation Malapit Front. Malapit doon sa yung 44. Doon talaga kinatay. Ayon ang pinagsalib na pwersa ng BIFF at MILF, yung SAF 44, January 25 to 2015. Nandudod tayo nung mangyari yan. Maaga-maaga pa kami sa 6th Infantry Division. At sa lugar na yan, pinasok ng mga SAF commandos yung teritoryo ng MILF dahil sila ang nagkakanlong dito kay Marwan. O kaya itong Malaysian bomber na si Zulkifli bin Hir. Nagkaroon ng labanan, napatay itong si Marwan at pinutol ng mga SAF commandos yung daliri para maibigay sa FBI na naghihintay sa General Santos City. Yung FBI, ito yung Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Kasi itong si Marwan, wanted sa Amerika yan. Nung pabalik na sana itong mga SAF 44, ayun na. Kinuyog na sila ng BIFF at saka ng MILF at napatay yung 44 na mga commandos. Nakakalungkot dahil ninakaw pa
ng mga rebelde ng MILF at BIFF, yung mga armas, yung mga wallet, yung mga pantalon, mga uniforme, itong SAF-44. At after 1 month, isinuko naman ng MILF yung hindi bababa sa 16 na mga armas ng SAF commandos. Kaya lang, yung mga armas, tinanggalan na ng mga pyesa, pinalitan ng iba, at sinabi ng MILF, hindi namin isusuko yung mga tauhan namin na nakapatay dyan sa SAF-44. Diyon din sila nagbakbakan kahapon. Okay. Mauning yung panghitabo mga kagsyonan, murag nalintan na ba no? Bisag inaanin lang gihapon ng atong gobyerno, bisag nagkasala, daghan na kayong nangamaday na naa sa panig sa atong militar o kapulisan. Lagi ang atong gobyerno, lalang gihapon nga nagpakaubos lang gihapon. Ha? Sa mga tao nga madun pa nila nga mga tao nga nahisalaag daw panahon gani ni Irap ikatong president pa Joseph Estrada mga kagsyonan hala wala wando si patawad gira jod di ba nakuha doon kam Abubakar so sa pagkakaroon lahi man now lagi o pananglit nga gira o gira lampod udahan pong mga matay hantod nga mudaghan pod ang kining kontra sa gobyerno kay manimalos man po itong mga pamilya ni atong mga nangamatay mga kagsyonan. Unya, sa pagkakaroon po, gitagaan na po chance ng itong mga rebelde, mga terrorist nga musurrender, apan lagi naanay may mga misurrender, apan naalang ka nagkadagin noon ang mga tao nga may kuhaan karoon sa atong gobyerno. May babag sa atong gobyerno. Mantaan yung mga kagsunan. mantaan eh. Tagana sila chance. O girahon po sila. Daghan po mga matay. O mus mudaghan po ang kontra. O ba mura ba naglangaw ba? Matod pa nila katong sa unang mupatay ka nito kaglangaw. Mudaghan man hinoon. So mao ka na. Mupatay ka mga rebelde. Mudaghan man hinoon. Kaya daghan po manimalos. O niya, pananglit nga. Tagaan po nila mga chance. Nga tagaan mo chance nga mo surrender muna sila. Ala, nagkahan namin noon kadaghan mga kagsunan. Nagkahan namin noon nga daghan mo kontra sa atong kagamhanan. Diba? So, mao ka na nga naanapod ang mga NPA na nag-recruit sa mga padod pa. Kini, according to kwa na sa mga itong Armed Forces of the Philippines nga ilan na po nang gi-infiltrate ang mga college and universities diyan sa Manila mga kagsunan. Matod pa sa Armed Forces of the Philippines kay to ako ano kining to go against the government. Layo labi na yun nga ilang magparada-parada na po sila din, magrarally na po sila din maot ang pagdala sa atong presidente mga kagsunan. Lagi matod pa sa ubang mga leader po nato nga gilibre na gano'n sila wala gano'n sila bayad eskula napan lagi naalang gihapon nga nagpagamit lang gihapon sila sa mga tao niining labi na jokining CPP-NPA mga kaisunan na mauna nga naglagot po ng uban kay asa mo nang nagkakuhag asa mo nang nagkakuhag kinilaging na taho impormasyon kining madun pa nila nga na-infiltrate na ang mga eskwelahan dihan ang dahang kayong mga kagsunan college and universities dihan sa dugay naman na siya sa owner naman na siya kina himukimukun ka ba kinilaging style po sa National Democratic Front ang propaganda wing sa CPP NPA balo kayo na sila. Ibalugay na sila sa ilang propaganda. Ibalugay na sila nga unsaon paghimok niya ng mga estudyante, mga batanon. Oo, maraming paaralan yun. Oo, so gini mga batanon lagi nga lahi man po ng utok po nini kay gusto nilang basta gani makigbisog, maalam makigbisog gani walay huna-huna sa unahan. Una-una walay na, I mean, walay huna-huna sa unsay mahitabo sila ha. Asa man sila magka-graduate huwag panangalit inanaan sila inanaan lang itong gobyerno mga kagsunan apan lagi
naaray panahon nga kanang uban diha nga nagsaba-saba na nagagina nagpagamit sa mga NPA, naaray panahon nga magmahay ra mo dong mga inday kay gilibre na ganay mo bisag ingon sila nga kwarta ng katawhan, pero magpasalamat mo nga ang ating presidente na na siya nga libre na ang tanan unya na lang gihapon mo sa muksumuko lang gihapon ninyo ang adong Pilipinas. So why ta mag-eskwila lang mo, eskwila mo tarong aron nga mamahimot ang na ay makagraduate to ma kailisun na kainin dito makagraduate. Asa man tayo mag-graduate? Mag-graduate nila yung taon sa lampin. Hala, wala na mahimang kung dili. Kay lagi, antod nga nagpagamit ka, wala din na ka magagawa sa imong lungga. Antod nga naanay mo, antod yan sa imong tugkaran. Tingon ka na, wanted na magkadong. So, din hinalang ka sumuha. Asa man na sumuha. So, dito na ka sa bukid. Namawanted na ka. Antod nga, indoktrinahan na ka. Diyan ang pamagin niya ng mga NPA. Mamundok na ka, mauna na nga diha na may bawa ka nga magmahay na ka. Kita ganing kagiskulahan, huwag wala pa lang kung nagpagamit ni ining mga tawhana, dili ang taong kung masalaan gani. Dili ang taong kung maapilin ng dinis sa bukid na nakipagbisog nga wala may tumong. So, mau ka na lagi mga kagsunan, ang atong kining araw nga masayod po ang atong katawhan. So, matod pa nila nga asa naman ta karon mga kagsunan, labi na yung mutaang nagyod ang mga pamaliton karon. Kung na siki lang mura magkada si man na mutaas man ang presyo ni ining atong kining mga gasolina na to. Ha? So, mga petroleum products na to ba? Asa naman ta ni oy? Mao ka ng ambot o Duterte! 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 Nambutong man ta kay Duterte kay sa abin na itong tinuon na ay pagbago. Mm-hmm. Pangulong Duterte nasa Hong Kong, di ba? Isang araw. Pero, sabi si Kitty, pati asawa niya. Pero sabi ni partner niya, ni Secretary Roque, eh, nasa Davao do eh. Ano ba yan? Alam bang walang impormasyon na Ang dapat doon, kagabi yata dumating. Pero hindi pa nagpapakita, hindi natin alam. Namaw ka nang Anton nga, murang discarded na niyong taon si Secretary Harry Roque, mga kagsunan nga. Mm-hmm. Naiplano nga mudagan o senador. Gingdan siya ni Araparapan, gingdan siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga, ayan na lang mudagan kaya di ka mudaog. Nalomoral ba? O pagano mo sila yung agwan? Para siya hindi malulumoral. Lahat ng ginawa niya para ipagtanggol ang Pangulo. Mao. Paalam naman ang Pangulo na gusto niyang tumakbo bilang senador. Correct. E tapos sa harapan ng maraming tao, sinabi na, tanga na, huwag ka lang tumakbo. Ayaw sa iyo ng mga sundalo. Meron akong ibibigay sa yung ibang pwesto. Itong pwestong to, ito na yung ano. Yung press secretary. Samantalang... yung mga ibang politiko na gustong mag-senador, okay. Correct. Di ba? Si Moca gustong mag-senador. Si Sajid nga. Di ba? Okay. May mga poster na si Nantarpulin, itong si Sajid, na hindi naman kilala ng tao, tatakbong senador. Di ba? Sajid. Congressman Sajid yata itong Manggoda dato. Oh. Lahat naman pwedeng tumakbo. Kaya lang, itong nangyari kay Roque, napahiya yata, sayang. Tignan natin kung tatanggapin niya ba yung pagiging press secretary, o siya ay tatakbo as an independent candidate, or balik na ulit sa pagiging human rights lawyer. Wow, dalawang beses na lang siya murag na insulto ba kay katong primero. Ingon siya nga dito sa, wala man daw dito sa ospital si presidente. Kunda, pagpagunta na po yung asa nga itong presidente, tuwa man dahil sa Hong Kong. Ikon siya nga, tuwa din sa Davao. So mo, ka na muragag, ambo na, unsa nga itong presidente, no? Murag wala na siya, tagal maayo ba, wala siya, bis na, siya joy, kinahanglan na, siya may maantigo kung kay balo. Asa, ang mga kuhan ni Duterte, ang mga lakad ni ini, mga lakaw ni ini, mga unsang mga aktibidades sa adong presidente, ginahalang masayod.
ang Secretary Harry Roque, mga kaigsuna, na panlagi murag iwaliwala na yung taon siya. So, mao ka na murag na lumuralog gamay ba ang atong iksunin hon. So, mao ka na ang mga kasayuran nga angay nato pong masayran, mga kaigsuna. Huwag daghan pa kayong mga balita, mga kasayuran nga dapat nato ang masayran sa karong panahon na, mga kaigsuna. Huwag sapay kayong mga balita nga gusto ninyong masayod. Ha? Kay lagi sa pagkakaroon, daghan kaayong mga kalihukan dinhis Pilipinas nga kinahanglan masayran sa tibuok kalibutan, mga kaigsoonan. O niya, lagi madod pa nga na ay problema ang atong presidente, problema sa iyang unsani sa iyang health, mga kaigsoonan. Kay lagi daghan ng ingon ng problema, ang daghan ng ingon nga masakiton daw ang atong presidente. sa magkay, pero ingon siya nga gikan siya dito sa hospital. Tapos sa atong mga kalimod na itong ngalan itong hospital, murag naman ito si Santos ang pinakahuling itong nabalita. No? Nagpa-check up siya dito niya, naman daw siya ay sakit din sa iyang ambot, sa murag baga at din sa iyang lawas pa, mga kaigsunan nga matagpan niya nga cancer ganin, hindi cancer, sa bagay tiguwang na bitaw ko. Yeah, pero sinabi naman ni ano yan eh, sila Brett Esophagus, sinabi naman ni Bongo yung Boy Friday nitong si Pangulong Duterte, na wala naman daw nakikitang sakit ang mga doktor. Yan ang pinakabagong impormasyon na inilabas itong si Bongo. Pero nasa sa Pangulo na raw yun kung gustong isa publiko ang kanyang medical records. Pero nasa konstitusyon yan, dapat alam ng publiko ang state of health ng isang pangulo. Lalo na kung ganitong maraming nararamdaman, maraming iniinda ang pangulo. Masakit ang leeg, masakit ang tiyan, misa nga nahihirapan siya maglakad. Mahigit ilang taon na ba? 77 years old yata. 73. Kaya lang eh, 73. Kaya lang kung siya ay aalis sa pagkapangulo, eh si Vice President Lenny Robredo naman ang papalit, na ayaw na ayaw niya. Dahil weak daw ang itong si ikalawang pangulong Lenny Robredo. Pero siguro kung si Marcos ang Vice President niya, baka nasa Dabao na ngayon niya nagpapahinga. Baka bumaba na sa pwesto niya. Kung si talaga, Bongbong Marcos ang kaalyado. Kaalyado kasi niya. So umaw ka ng mga kagsunan. So dili, pasabot nga mo. Abogado man si Juan, Vice Presidente, lawyer po na. Basi makingon siya nga mahina kay babae. Mahina ba kumilos ba? Mahina gumalaw kay babae, God. Feminine ba? Mawa ka na, mga kagsunan. Ang pride na po ni si Vice Presidente na itong mga kagsunan. Apan lagi, hindi lagi sugod sa nga itong presidente. Hindi siya sugod nga, kung sumay nga mahintabo diha sa iya ha. Siyempre, ang mapuli diha, ang Vice Presidente Jud. So, mawa ka na, mga kagsunan. No? Lagi, hinana na siya. O sa pagkakaroon, dahil pang mga panghitabo, daghan pang mga gumikan ni ining mga pagtaas mga presyo, yes, ang inflation rate matod pa niya nga 6.7 na siya. Murag us-usman ang rating sa atong presidente. Murag ka nang matod pa sa survey, mga kaigsoonan, sa SWS survey nga may us-us ang rating sa atong presidente. Pero matod pa sa Malacanang, murag naalan sa 50. Marami 50, so daghang paghihapon, 50 lang gihapon percent ang mito sa adong presidente, believe sa adong presidente nga maayo lang gihapon ang iyang pamalakad din sa Pilipinas, mga kaigsunan. So, mao ka na, matun pa, pero kamuli ang pangutan nun na ito, kumusta mo po ang pamalakad sa adong presidente? Mga anong presidente, gumikan lang lagi sa iyang pagka-bulkar ba? Kining mistorya gano'n siya. Wala na iskrip-iskrip ya. Unsa na lang kayong mahuna-unaan niya. Mga itong ibat-bat na yun niya sa aire.
So wa po mo nga maulagi nga kita hinoon nga Bisaya ang kaantigo manta. Sayo na kaantigo manta unsay mga pulong dapat natong kanon kining tuhuan o dili o mga pulong kumidya ba o dili kay Bisaya man ta bawa man ta. Diba? Nang ubang mga Pilipino po mga Tagalog na di man na sila makibalo. Sa ato, kung itong presidente nga, kung alam man na itong istorya ba. Pero unta, ang atong presidente, mag-adjust po siya ba? Kaya di lang puro Bisaya ang iyang audience. Ay, mga audience nga Tagalog nga di kabalo o jokes o Bisaya. Ha? Ay, kita, ang mga nagtangka nga. Siyempre, Bisaya ko ta aron nga mamahimutang kinimaka-istorya Tagalog. Nagun na siya ikuan kanang nang ina nagun na siya kay lagay mo rag nahimo na itong expression ba Bisaya na ha aron mo kayo nga dagdag sa imong pagkasulti nahimo na ito sa expression sa tua na okay rin na siya pero sa Tagalog di ay dautan man din na maunang usahay kinilaging istorya ganit o presidente na ganit kita ay kinatasan nga tao das Pilipinas. So ginahanglan nga bantayan yun nato ng atong pulong. Huwag pa nang lang nga din natin mabantayan atong pulong. Mas may pang magbasa na lang ka. Magbasa na lang ka. Scripted ba? Aron nga wala problema. Aron nga mga katauhan makasabot. Diba? Kaya nga itong presidente lahi man. Anad man siya dito sila ang istorya na yun bisag wala script kay mga Bisaya mo ito yung mga audience. Siyempre, Bisaya. Bisag kung sa sinuntinay mo rin ha. Murag magka-intindi na yun ba? Mm-hmm. At jokes hindi na. Ah, kay Bisaya rin eh. Masayod man ta. Jokes man hindi na. O binukbot man na. O komedya na man na. Mm-hmm. Pero sa lain tao, tinuod na. Alright. Nako, mga kaibigan ha. Eto, walang tumama sa Ultra Lotto 658. Ako po, walang tumama. Magkano baka yan? Abutin ng 1 billion to. Ha, bukas ang bono yata nito eh. Di ba? Bukas. Kailan ba? Tuesday, Friday, and Sunday. So, pag-ipunin nyo na. Pag-ipunan nyo na yung pantatayanin nyo. Dito sa Lotto 658. At baka umabot na ng 1 billion to, mahigit pa. Grabe. Ah, kaya lang, meron 20% tax yan, withholding tax. Dahil ito palang buwis na ipapataw sa mga lahat ng nanalo sa Lotto ay nakapaloob dito sa train law. So, grabe naman kayo. 20%? Yan ang nga lang ang pag-asa ng mga maralita ng buong Pilipino na makapanalo. Tatapisan nyo pa ng 20%. Grabe naman. Samantalang kung gumastos ang PCSO sa kung saan-saan, sa party, grabe. Talagang big time. At buti sana kung madali nilang magawa ng aksyon itong mga nagpapanggap na nagbibigay ng mga numero o mga tips sa mga nagnanais manalo sa Lotto. Tandaan niyo mga kaibigan, itong Lotto is a game of luck. It's a game of chance. At walang makakapagsabi kung sino ang mananalo sa Lotto dahil binubola yan. Kitang-kita naman sa sa television. Television. Huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing, okay, magpadala kayo ng 300,000, bibigyan ko kayo ng numero sa Lotto at kayo'y mananalo. O kaya, pag wala kayong 300,000, bigyan nyo na lamang kami ng 5,000 para maging membro kayo ng aming foundation at bibigyan pa rin namin kayo ng numero sa Lotto na maaari ninyong mapanalunan. Maraming racket yan. Meron nga dyan kung saan-saan pa lumilita. Nagpo-programa sa radyo, meron na sa pahayagan. Meron sa social media, meron sa Facebook, meron tatawag, meron magte-text. Lahat yan mga kaibigan, puro panloloko. Huwag na kayong magpaloko. Dahil walang makakapagsabi na merong kung sino mananalo. Yung mga nagpapanggap, kung mga totoo yan, dapat sila na tumaya. Ba't sasabihin pa sa inyo? Correct. Diba? Gamitin nyo naman yung common sense ninyo. At huwag kayong magpapadala. Ang problema kasi, maraming mga tao ang tatanga-tanga. At naniniwala, basta pagdating sa pera, yung mga tao talagang manloloko yan para magkapera. At yung mga tanga-tanga naman, ayan ang nagpapaloko
At pag sila'y naloko, hindi na nila alam anong gagawin nila. Ah, kaya ingat kayo. Kung ako sa inyo, mag-negosyo na lamang kayo at mag-loan na lamang kayo sa First Standard Finance Corporation sa Zamboanga City. At meron din First Standard Finance Corporation saan mang lugar sa buong bansa. Sa Zamboanga, maaari kayong tumawag sa 992-5480 o kaya sa hotline ng First Standard Finance Corporation as 0995-520-2358. Ulitin natin ang hotline ng First Standard Finance Corporation, 992-5480 ang kanilang PLDT at ang kanilang cellphone ay 0995-520-2358. At kung nais ninyo magnegosyo, kailangan nyo ng kapital, maaari kayong mag-loan sa First Standard Finance Corporation. O kaya dagdag sa kapital, bayad utang, kailangan nyo bumili ng bahay, magpatayo sa inyong lupa, First Standard Finance Corporation ang sagot. Napakababa lamang ng interest, mga kaibigan. Maaari nyong kunin ang inyong application dyan sa Mayor Haldon Avenue o kaya sa Nunez Extension, katabi lang ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, upang makapag-loan na kayo. Tandaan nyo, pag kailangan ng negosyo, First Standard Finance Corporation. Hala, sige mga kaisyonan. Mangudang na daw kay kaisang naamo dihang kanabitong yun silang naamo daw sige announce mga radio, announce mga ganilang loto ba ato pa nilang mga suwetres. Pilang magpadala ka inani, magpadala ka 500,000 para sa mga dato, para sa mga mayayaman. Ha? O gano'n, magpamembro ka. Inani daw, gano'n, balog ito, kaya announce ko na sa radyo. Bayad pa naon sila sa radyo. Pero ano sa tuwa mga kiksyon, ayaw mag tuo ni Ana kay lagi dili ka na tinuod. O panangalit nga tinuod ka na. Sila na mismo ang magmutayaan ni Ana. Di ba? So, binuang lagi na. Ayaw mag tuo Ana. Ogo mas may paganing itong giinan na ito, diha na lang mo kinimang hulam tag, mag-loan tag kwarta mga kiksyon ang itong mga gusto mag-abroad. Ganun na. I-announce ganina sa adong angkorman kining First Standard Finance Corporation dito ta. Aron nga klaro kayo mga kiksyon, basta dalalambog sa inyong pagintaan na sa website sa Mindanao Exam, makita ninyo kung sa mga requirement, kung sa mga gipangayon nila mga kiksyon, aron nga sa kaadlo ra, madawa din ninyo ang inyong kwarta. Diyan gusto pong mong kumukuhan, kining malit o salakyan, bago kayo mga kisunan, kining Fortuner G, na 690,000 lang kini mga kisunan, kamudiha pag-ipon mo, o garam kapalit na salakyan mga kisunan, bago na siya, Fortuner G, 690,000 kini. O ginabdali ang pagbaligya po kining Montero GLS SE mga kagsunan, 720,000 kini. Mamords kayo bago mga kagsunan. O niya pa sa Suzuki Swift, 450,000 pesos kini. Among balik ko ng atong numero. Mudawal mo sa ilang telepono mga kagsuran, 0995-520-2358. Balik ko na ito, tawag mo, interesado mo ni ining mamalit, ining sakyanan mga kagsuran, kining Fortuner G, Montero GLS SA o kining Suzuki Swift, makakini ang ilang number 0995-520-2358. Mm-hmm. Sa First Standard Finance Corporation di dyan mga kaibigan. Mau ka na. So, hindi na. Malit na mo. O gusto po mong magbasa niling talaan ng kining atong The Regional Newspaper, mm-hmm, kining Mindanao Examiner. Alaan niya sa mga palengke na ito. Alaan niya sa mga newspaper stand. Makita rin niyo kining siya. Barato rin niya siya. Dispiso rin niya mga kaksyonan. Mauning atong producer. Ha? Na
naay atong programa na napasibagabagayo ng atong programa lumikan niining talaan kining Mindanao Examiner. Og unsa pa may mga ikahatag na may kalagan na yung mga balita sa pagkakaroon mga kaigsunan og hinaot nga inani naman gyud ang atong kinabuhi, inani naman gyud ang atong Pilipinas mga kaigsunan, din hinan makita nato ang taong tarong ang tarong, so mas maayong nga mga kaigsunan kita ninyo mag maningkamot na. Basta maningkamot lang ta. Bisa pagkinsa yung presidente riha. Bisa pagkay dili man ta datos una. Basim kayongon ka. Naghihirap kami. Ha? Bakit mayaman ka ba? Madod ba? Dati. Di ba? So, mas maayang nga magigsunan nga. Hindi nga tayo, mayaman noong bago siya naging pangulo. Pero lalo tayo naghihirap. Di ba? Kasi pagtitignan mo, pag yung mga followers ni Pangulong Duterte nagsabi sa social media, pag nagreklamo tayo na naghihirap ang Pilipino dahil sa train law, dahil sa excise tax sa mga gasolina, eh may magsasabi, bakit? Nung hindi pa pangulo si, bakit? Mayaman ka ba doon? Nung hindi pa pangulo si Duterte? Ang point dito, lalo kami naghirap. Mao. Kaya nga, marami na nanawagan, isuspindi yung excise tax. Correct. Sa petrolyo, sa gasolina, sa diesel. Dahil mataas ang patong. Ngayon, next year, may papatong na naman. 60 na yata ang gasolina. Hindi, iba yung, iba yung pagtaas sa world market ng presyo ng gasolina. Uh-huh. Iba yung pagtaas na naman ng buwis sa langis. Magdadagdag na naman sila siguro mga 250 na naman o mahigit pa kada litro. Ala, mauna yung sila yung pagbabago. Ha? Lalo tayo maghihirap, di ba? Mm-hmm. Yung pagbabago yung paghihirap. Mm-hmm. Sumuha ka ng mga kaigsunan lagi. Diha, kaingon tang sagdi lang ng uban diha. Ang uban diha, nga dato na sila. Wa nila na maramdaman, ang paghirap nato mga kaigsunan. Kaya lagi mayaman naman sila. Makita mga, nato sa mga Facebook. Yung mga mambabatas, mayayaman siya. Silang gumagawa ng batas. Wala, kasi hoda sila. Tandaan niyo mga kaibigan, yung mga, bata, yung mga mambabatas na nag-approve ng train law, huwag din yung iboto. Mao. Correct ka niya. Tingnan mo. Bakit yung boto yung nagpapahirap sa atin? Oo. Diba? Boto man na nato silang, sila may nagpahirap sa ito. Ah. So, magkaingon sila nga. Sila magkaingon sila nga. Nga ano, mga dato baka sa una. Ah. Ay, lagi. Di magkaingon na sila yung nanay. Kaya, dili man sila. Wala man sila sa lugar nga para sa natong kabuspod. WW. Walang wala. So, kaingon na sila nana. Tama. So, eh, bukas, magtataas na naman yung presyo ng gasolina, mga kaibigan. Kaya, kung ako sa inyo, yung may mga sasakyan, magpakarga na kayo ngayon. Kasi bukas, tataas yung diesel. 1 peso and 45 centavos. Piso at 45 centavo kada litro ang itataas ng diesel. Bukas, Oktubre 9, alas 6 ng umaga. At ang gasolina naman, dagdag piso bawat litro. Ang kerosene, dagdag 1.35 kada litro. Grabe. No. So, kung sa ako na lang man yung mga kaisyon. Eh, basta ako, magbibisikleta ako bukas, tapos. Mas maayo pa tingali, no? Mm-hmm. Ay, mas, ako, itom na kayo kong magkaisyonan. Itom na daan, mas grabe ng itom. Diba? Huwag na lang kung tayo, gudili lang kung tayo, dool-dool lang kung tayo, magrabe, maglakaw na lang. Kung magbisikleta ba, mas maya pang magbisikleta. Aron nga, exercise pa na siya. Huwag diha man sa lagi ang sa tuwa karoon mga kaisuran. Diha na gamakita na itong mga taong mayong laki. Ang sa tuwa, ang kuha lang na yung tao na kami taas naman ang tanan. Mas maya pa tingaling aron nga di ta mag-ikahos, matod pa. Mangidad ng pamagi, mag-sideline po tag lain mga kaisunan. Aron nga kaning matagamtaman nato, aron nga mabalansi-balansi nato sa pagkamahal karong mga pamaliton. So, mas maipatingaling mangidad ng pamagi po. Dilit maingon nilang nag-ikahos. Ha? Bisa kung sao ang mga kaisunan, naguroy, naadyoy, basta kita nga magtinarong lang ta, magdrabaho tag-tarong. Batang maningkamot lang ta,
Di kaya nga panangilit na magtabako ka diya, taginom ka diya, amas may hunong nga na kay wala sa panahon karong mga kisunan. Astilan, mitaas na dyan ang mga unsa-unsa, pandak, wala yung mita, dili mo taas mga kisunan. So, maun ka na ang sa to. Ayun, napasikaw pa. Wala sa mga balita dito sa Sulu. Ano na ba yung mga balita dito sa Sulu? Matupang ang atong kuhan dito, purang continue lang gihapon ang mga kalihukan sa mga katauhan nato dito sa Sulu, mga kisunan. Lagi o pinaagi niya lang ni anang ilang governor niya sa Sulu. Naningkamod lang gihapon nga maayo, malulumulambo o ma-develop niya ka ng Sulu province, mga kisunan. Pinaagi niya anang ilang governor nga doon sa Tototan. O nanginahot nga mulambo jud ang Sulu. Masipag tong si ano eh. Mm-hmm. Itong si Sulu Governor Toto Tan. Masipag na masipag at kita niya naman. Marami ang naging improvements ng Sulu province, mga kaibigan, sa ilalim ng liderato nitong si Governor Toto Tan. Syempre, ang nagpunla nito walang iba kundi ang kanyang butihing ama, ang pilantropong si Governor Shakur Tan, si Datu Shabandar. Ang pagkakaalam ko, tatakbo uli next year si Governor Shakur Tan bilang gobernador ng Sulu. At tuwan-tuwa yung mga tawsog dahil may pagpapatuloy na naman ni Governor Shakur Tan ang mga programa ng provincial government para sa ikabubuti ng lahat ng bawat isa. At sa pagkakaalam ko, baka walang kalaban yung mga Tan dahil sa kanilang kasipagan, kabutihan ay walang babangga. At yan ang gusto ng mga tawsog dahil ang suporta nila nasa mga, na kay Governor Tan, sa Shakur Tan, na kay Governor Toto Tan at sa iba pa. Tinood ka na. So, wala na. At nasaira magod sa mga tao, katauhan niya nga. Kay lagi ang mga ginahimo dyan na lida para Diyos katauhan mga kiksyonan mo nga mudaw lang gihapon ka na siya kay daghan kayo mo suportahan na niya kay binaagi niya ng ilang sa ilang pagsuporta sa mga katauhan mga kiksyonan daghan na kayo na pahimuan nila mga project ba ang mga lumulup yan nanay mga balay unya murag na minus-minus na po ang kalihukan sa mga terorista diya, sa mga musayap diya, mga rebelde diya, murag daghapong surrender diya, gumikan sa ilang paningkamot nga mamaayo mula po mo develop ka ng Sulu. Pero si Governor Toto Tan, panagli mo dagan ang iyang amahen, al, unsa mo po si Governor Toto Tan karon, unsa may iyang plano po. Murag matagan po niya dalan ang iyang amahan ay lagi ang yung amahaman na kauna-una-unang nagpa-develop niya ng Sulu. Ang yung amahaman mga nag-aningkamod yun nga mo nang imbitar mga investors aron nga daghang mga investors nga mo invest diha sa ilang negosyo diha sa Sulu. O pagka karon na anay katungin silang mangustin jam o na pag gumika niya na mga kiksyonan diya pag himuon gumika niya na na po yung mga katauhan na do makakita o trabaho. So daghan na pa yung mga Amerikano, na pa yung mga laing nasod nga gusto mo invest diya, wa pa nangabot mga kiksyonan ila pang plano o kay ang nilang plano untang mag invest sila diya sa Sulu. So atong basig mga nguban na materialize na gani o karon mara sa basig sunod na tuig daghana po na diha makita nila nga na ay mga laing dapit laing lugar din sa kalibutan nga naa diha sa Sulu mga kisunan. So ang uba diha mukuha na po masuhid na po sige na ganing mga na nag-invest diha kay kikinig liuta diha sa Sulu kung ba kayo siya ng parutil ba matod pa sa tong amigo nga bisag kun sa iyo na may pananom diha kanang dali ra siyang muturok na tambok kay ang mga pananom diha sa Sulu mga kingsunan mao nga interesado po ng atong mga
negosyante din neste buo din sa Pilipinas ng isunan nga mag-imbes sila sa ilang negosyo diha sa Sulu. So mo gana nga nanginaot ang mga katauhan diha sa Sulu nga mudagan ang amahan nga si Governor ex-Governor Duk sa Kurutan nga mamahimong ilang gobernador diha sa Sulu. Alright. Anyway, mga kaibigan, paalalahanan natin ang publiko kung kailangan maging vigilant tayo, mga kaibigan, dahil marami pang masasamang loob ang nagkalat sa ating kapaligiran. Kaya kung meron kayo nakikita ang mga tao na hindi ka nais-nais ang kilos, dudable, suspicioso, wala kang ibang gawin kundi manmanan, okay, pagbigay alam to sa ating polisya, sa ating militar, o kaya sa mga barangay officials. At huwag na huwag niyong kukunin o bubuksan ng anumang bagahe, karton, bag na iniwan ng mga di kilalang tao sa mga lugar na pampubliko. Dahil ito ang laging hinihingi ng ating kapulisan, mga kaibigan, sa publiko ang kooperasyon. Dahil hindi lamang trabaho ng mga otoridad ang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Aba, ito'y trabaho ng bawat isa sa atin. Trabaho ng ating sarili na tulungan ng ating otoridad upang tayo ay mamuhay ng walang pag-aagam-agam. Wala na tayong oras, brother. Paalam ka na. Alam mga kisuna, dahil ba mga munta itong isutisgutan, hindi nga itong tulumanan, pero kusog kayo muli mo tuyok ang orasan sa itong dingding. So, hantod, ugma na po, magkuyog ko lang gihapon kita, og ayaw paglabay, og basura, rias dalan, kay masuko ang Ginoo, og ang katawahan, og pagkamping kanunay. Alright, maraming salamat pala dun sa lahat ng nakinig ng ating Islamic Hour noong Friday. At mula noong Biyernes hanggang ngayon, mga oras, mga kaibigan, mahigit ang 10,000 ang hits o nakinig ng ating programang Islamic Hour. At nais tayong magpasalamat at gayon din yung aming mga ibang programa ay libo-libo ang nakakapakinig at maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas, ito po niya balingkod Alasinto para sa Radyo Mindanao. Stig, radyo na, tiyaryo pa. I love you, mamua. Chup-chup. Sometimes I feel the fear of uncertainty, stinging clean.